Kasabay ng pasasalamat sa ligtas sa pag-uwi sa Tawi-Tawi, nangangamba ang ilan nating kababayan para sa mga kaanak nila sa Sabah. Marami raw ang gusto nang umalis pero naiwan doon dahil hindi na sila kasya sa lansya. Mula sa Tawi-Tawi, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, pangamba nga nararamdaman ng mga residente rito sa Tawi-Tawi para sa mga kaanak nila na naroon pa rin sa Sabah ngayon. Kadarating lang mula sa check-up ng 57 anyos na si Hadja Ada Jainal Abirin, ilang araw na ro siyang stress matapos makabalik ng isla ng Manok Mangkaw, simundong Tawi-Tawi mula sa Sabah. Galing daw siyang Semporna at binisita ang kanyang mga kaanak doon. Nang sumiklab ang gulo, natakot siya kaya umuwi. Bakit daw po siya na-stress? Nangis ako ko, ano mong alam mo, bitanan. Ang yan, manong alam mo? Matakot ako. Tataw ako. Na-stress siya dahil sa takot daw. Ang italo, ang talulay yan ko. Nag-timbak, mag-cover. Nagbarilan na raw. Baka narinig niya ang barilan doon. Nakauwi na rin sa isla ang may 15 katao mula sa Sabah sakay ng isang lansya. Si Samuali Palili, kasama umuwi ang kanyang misis at 7 taong bungsong anak na si Noraisa. Sa Tawau, Sabah raw sila nakatira at may 5 taon ang pabalik-balik doon. Nang sumiklab ang gulo, naisip daw nilang agad umuwi sa takot na mahuli ng mga otoridad doon dahil wala silang passport at iba pang dokumento. Takot talaga ako. Yung natikman ko, buhay talaga ako dito na sa amin lugar. Magpasalamat na ako sa Diyos. Sabi ko sa God, oh, buhay na talaga ako. Nandito na ako sa amin Pilipinas, sa amin lugar Tawi-Tawi, sa Manok Mangkaw. Kung hindi ako nakasakay sa lansya, aywan ko kung saan ako nagtago. Nang umalis nga raw sila ng Tawau, noong Lunes, maraming Pilipino ang hindi na isakay ng first and last trip noong araw na yon. Madami pa yung hindi nakasakay, yung mga Pinoy kababayan natin. Oo, marami pa gusto uuwi dito, pero hindi na makauwi. Na hindi naabutan ng lansya. Tapos ang dami namin dun sa loob ng lansya. Ang mga kaanak ng kapitana ng Timundon, nasa Sabah rin daw. Halos lahat daw sa isla, may mga kaanak doon. Worry po ako dahil sa mga nangyayari doon sa Malaysia. Oo. Kasi yung inaalala ko yung mga kalagayan nila doon, paano na, oo, kung pauwi na sila dito. Ang Rural Health Unit ng Simunol, sinabing di nila kakayanin sakaling dumagsa ang may sakit o sugat ang evacuees. Di pa raw kasi natatapos ang renovation ng klinika nila, kaya di maayos ang bubong at walang tubig. Sana po mabigyan kami ng priority, lalo na po dito sa munisipyo ng Simunol, sa Health Facility Enhancement Program ng Department of Health, na ma-fast track po yung renovation and rehabilitation ng RHU namin. Mel, sinabi nga ng lokal na pamahalaan ng Simunol na nakaamba na raw sila magdeklara ng state of calamity dahil sa inaasahang pagbalik ng libo-libo nga evacuee mula sa Sabah. Gagamitin daw ang calamity fund para sa inisyal na pangailangan at programa para sa mga evacuation. Muna ang latest mula rito sa Simunol Tawi-Tawi. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.